Ayun. So, we tackle na po yung how to identify the learning training requirements. Kita na po, we build the forms. Yan, tawag natin ang self-assessment checklist 1.1. Then, syempre, once na na-identify na natin kung ano po yung mga hindi alam ng student natin, in particular doon sa qualification natin, binibigay din natin siya ng isa pang form, di ba? Kunyari, hindi niya alam yon. So, kailangan tayo magbigay pa ng tinatawag nga natin na, hindi pa, just in case po na may alam na yung bata, in particular sa ating qualification, hinihingan natin siya ng tinatawag nga natin na 1.2, o yung mga evidences. Yan. So, yung mga evidences na kailangan natin kunin sa kanya once na meron na siyang alam, in particular doon sa ating qualification, and that is 1.3. Then, syempre, pag nakakuha tayo ng certificate sa kanya at na-validate na po natin siya sa 1.2, it's time for us to build the training gap, yung 1.3. So, unang-unang nga pong binibigay natin is the 1.1 to identify the needs and the gaps of our student. And at the same time, hihingi tayo ng evidences sa kanya sa 1.2. And syempre, as a trainer, once na na-analyze mo na or na-evaluate mo na yung kanyang mga documents, it's time for you to create yung tinatawag po natin na trainees leads ng ating mga estudyante. And that is 1.3 and 1.4. So that's why, sabi ang ganyan, as a trainer, you must know how to develop yung module of instruction. And at the same time, sabi ang ganyan, once you develop the module of instruction, kailangan din nababasa at naiintindihan mo yung TR, diba? Yung mga tinatawag nga natin na wording, bandat, yung mga tinatawag nga natin na elements, ano ba yung elements pag nasa module na, diba? Ano ba yung performance criteria, assessment method, at the same time methodology. So we talked that kanina during our meeting, diba? As a trainer, you must know how to allocate lesson, diba? For us nga naman, na once na nag-deliver tayo ng curriculum tugma, doon sa tinatawag natin training regulation. Yan, kasi nga po kanina, share ko lang sa inyo, yun, pinag-usapan nyo in particular sa 21st century. Yan, kasi yan na yung gagamitin natin as a basic competency, integration of the 21st century. So, heads up na po kayo dyan, diba? So, in particular po doon sa 21st century po na yung kasi, kailangan i-adapt na natin sa mga estudyante natin yun. Diba? Katulad nga ng critical thinking, tapos yung proper communication, professionalism, diba? Saka yung tinatawag nga natin na entrepreneurship. So, kailangan alam na ng mga bata. At saka yung mga basic mathematics skills. So, kailangan as a trainer, alam din po natin kung paano natin yun parang atake sa mga estudyante. In particular, in our qualification. So, pwede natin siyang integrate doon sa ating mga core unit of competency habang nagtuturo tayo. So, yun. So, ulitin ko nga po, first thing to do is to identify first the learner's training requirement. So, once na-identify nyo, it's time for you to prepare the session plan. Okay, gaya nga po na sinabi po sa session plan, bangga to dapat sa inyong module of instruction, lalo na yung contents. Yan. Kung ano po yung nilagay nyo pong contents doon sa module of instruction, kailangan visible siya sa session plan. Okay, so once na naglalagay ka na sa mga numbering niya, be aware sa mga number niyo po, kailangan po pare-pareho po siya. Hindi po na nag-iiba-iba yung mga number. Tsaka kung ano pong nilagay nyo content, dapat yun din yung ilalagay nyo content doon sa 1.1-1, 2.1-2, yung mga ganun po. So, pare-pareho lang po siya dapat. Then, syempre, once na naka-prepare ka na ng session plan, it's time for you to build the instructional material. And that is our lesson for today. Yan. Then, by tomorrow po, kaya po huwag kayong mawala by tomorrow, ball pin at papel ulit tayo, pag-usapan natin yung binigay ko sa inyong format na 1.5. And that is prepare assessment instrument or institutional. At the same time, kailangan alam natin to organize yung learning and teaching resources. So, kaya nga po by tomorrow, dalawa po yung topic natin, that is prepare assessment instrument and organize learning and teaching resources. So, prepare basic instructional material, sabi nga pong ganyan. So, meron tayong different kinds of learning resources. Yes, ma'am, Melba.
particular po sa ating learning resources, meron po tayong tinatawag na print and non-print material. So when you say learning resources, these are the things students will use when carrying out the instruction outline in your learning activity. At the same time, it can be used to present instruction and for practice and feedback. So tayo, gumagamit tayo ng mga print material such as textbooks, diba, references, pwede pa tayo ng mga bata, diba? Siyempre, yung sa mga medyo technical skills na, technical shop, manufacturer manual. At the same time, iba naman magazine journals. Then, iba naman yung instructional development or the instructional sheet. So yun yung mga ginagamit natin na mga print materials. So yung gagawin po natin ngayon na pag-build ng mga modules po, part po yan ang tinatawag po natin na print materials. So, syempre, kung may print materials, meron din po tayong tinatawag na non-print material. Syempre, yan naman po yung ginagamit natin during our presentation. Diba? Meron tayong tinatawag nga po dyan na slides, films, diba? Film strip, flip chart, photograph. So, it will depends upon the trainer kung anong atake ang gagawin niya during the time na nag-i-discuss siya. Diba? Siyempre, hindi naman mabubuo ang instructional materials kung walang human resources. And that is you as a trainer. Okay? So, yun po yung mga dapat natin tinatandaan. Hindi naman po talaga magagawa yung mga instructional materials na without the aid of a trainer or the instructor. Siyempre, sa lahat ng mga materials nyo, kailangan natin makuha. Ulit-ulit nga yung sinasabi ko eh. Kailangan natin makuha yung knowledge, comprehension, and yung application ng ating mga trainee or the student. So, kailangan may kakaroon tayong tinatawag na evaluation instrument also. Diba? Kaya nga sabi ang ganyan, institutional competency evaluation tools are packaged by competencies. These materials will serve as both formative and summative evaluation tools that give feedback on the progress of the training. So sabi ang ganyan, lahat po ng mga papagawa natin, papabasa, kailangan may corresponding po yan na paggawa. Kaya nga po, during that time na pinapagawa kayo ng session plan po, tatlong methods ang pinapagawa natin for the so that maintindihan lalo ng bata yung tinatawag po natin na mga instructional o kung anong lesson ang gusto natin ibigay for them. Okay? Kaya nga po meron tayong modular self-pacing, meron tayong discussion, diba, lecture discussion, at the same time demonstration. Okay? So pwede rin po kayo gumamit ng brainstorming, diba, case study, and so on and so on. So makikita nyo po yan under learning management system. Okay? Then, punta po tayo sa tinatawag natin competency-based learning material. So ang module po natin talaga na gagawin dito sa technical vocational schools ko, ang tawag po namin dyan is competency-based learning material or TBLM. Okay, mamahalin nyo na yung term. Diba? So, sabi po niyan, ito po yung well-designed and carefully developed learning material. At the same time, this is a detailed instruction. Yan ha. Para nga naman mag-guide yung mga trainees po natin throughout the learning process. Kaya nga po, kayo po yung tinuturuan, gumawa ng module of instruction, session plan, para nga naman maingat yung magawa yung tinatawag po natin na lesson o yung tinatawag nyo pong competency-based learning material or CBLM. Yan. Ang CBLM, nire-refer po ito, sabi ang ganyan, as one of the media that contains information that related to the work requirements. So, kaya nga po yan, sabi ang ganyan, all start with the training regulation kasi nandun naman po yung tinatawag natin na competency standard. Tandaan natin, pag nagturo po kayo rito, kailangan yung CBLM nyo istugma doon sa tinatawag nating qualification competency standard or CS. Okay? At the same time, ang CBLM daw, siya yung learning that guide toward achieving the competency required in a workplace. Yan, isa po yan sa mga dahilan kung bakit tayo gumagawa. That's why itong mga module na to, kailangan meron tayong pinapagawa sa kanya. Hindi lang siya basta-basta nababasa, meron tayong pinapasagot at meron din tayo mga instruction kung anong gagawin niya during the time na magde-demo siya. Okay?
the same time, yung mga tools and facilities individual learning process. So, meron po tayong pinoprovide po dyan na methodologies and assessment approach. The same time, instrument that measures the competency required in the workplace. That's why meron naman tayong pinapagawa sa kanya mga task sheet, job sheet, or operational sheet. So, mamaya pag-usapan natin, ano ba yung mga yun? At the same time, sabi ang ganyan, ang CBLM, ito po. Ay, sir, pwede po na, hindi ko na print screen. Ay, sorry. Yeah. Sorry, ma'am. Thank you. So, sabi ang ganyan, ang CBLM, once na gumagawa po kayo nito, kailangan, we equal po yan sa tinatawag po natin na different forms of learning material. So, itong CBLM na to, it is a guide for the learning. Assessment materials, workbook with activities, passive content, background reading materials for documents, handouts, then and other audiovisual materials, industry competency standard at the same time, organizational policies, procedure, or legislation. Okay, so medyo asinimplify ko na lang yung mga meaning po niyan, you can see it doon sa tinatawag natin na learning management system. And then factors to consider when developing the CBLM. So same pa rin po. Kaya natin pinag-aralan po ito yung na, mga nauna-una po. Okay, yung principle of CBT. Natanda pa po ba nyo kung ano yung principle of CBT? Meron ba rito makapagsabi sa akin? Kahit isa lang, principle of CBT? Anyone? Anyone? Ay, meron po ba? Okay. Sige po, meron po ba makapagsabi kung ano po ang mga principles of CBT kahit isa? O, sige, Myla. Training is geared toward performance activities. Okay, isa yun. O, sige nga. Learning must be in self-paced or modular. Isa rin yan. O, ano pa? Hindi natin sa inyo, ha? Meron pa po ba? Yan, review po tayo, ha? Baka matanong po sa inyo yan. O, you can see it also on the learning management system. O, sige, ang gusto niya. Ano nga yun? Teka lang, naalam. Dapat po, the training delivery is self-paced and individualized. Yan, or individualized or self-based. Yan, tama. So yan po, tandaan niyo po yung principle of CBT. Yan, at the same time, in developing din ng CBLM, you must consider training regulation. Number one. Number one po yan. Kasi syempre, sa kabaukunan lesson mo, dyan din syempre. At tinatawag nating TR or training regulation. Kasi nandyan yung competency standard. The same time, sa CBLM din, makikita yung tinatawag na training characteristics. Okay? In reality, talaga dyan, 25 books dapat ang pinoprovide natin. Isa-isang estudyante, meron siyang, kunyari, ang PPT, 5 libro, 5 core unit of competency meron ka. Tapos meron kang 5 common at 4 na basic. So all in all, meron siyang 14 CBLM. Yun ang gusto. Kaso nga lang, since low budget, so the point is, minsan talaga, ang ginagawa na lang natin is talaga nilalagay na lang natin ang content natin, digitalized. Pwede na lang din basahin ng bata. Katulad ng ginawa ko. Then, nabigay ko yung libro sa inyo ng CBLM, anang tinatawag natin TM, nilagay ko na lang sa LMS. For you po na mabasa, na paulit-ulit. So, the same time, sabi ang ganyan, ang laman din po niyan, kailangan na po consider ka pa rin is yung characteristic of adult learners. Pag-usapan din po natin yan. The same time, yung mga learning style must be considered. Diba? Then, 9 events of instruction also and the dimension of competency. Yan. Ano ulit yung dimension of competency? Task skills, task management skills, job role environment skills, and meron pa ba? Job role environment, parang may kulang sa contingency. And contingency task skills.
definition of competency. Yeah, so dito ko po ha, factors that consider on CPLP. Okay, next. Yun. So part po ng CPLM o yung module po natin, kailangan meron po sa front page, siyempre. Then the module content, list of competency, competency summary, then learning outcome summary, learning experience, info sheet. O ito lagi makaka-partner. Info sheet, subject, answer key. O yan, operational task, job, sheet. Then syempre, yung performance criteria checklist. Then syempre, since ito ay po, kailangan meron kayong references or further reading. Okay, so yan po yung kabuuan niya. Sir, tanong, ganyan lang po kaikli, umahaba po yan pagdating ng info sheet. Yan po yung mga content ninyo. Okay? So syempre, pag nagalagay ka ng info sheet, may syempre self-check, may answer key, may patas ka papagawin. At syempre, meron ka pang evaluate na performance criteria checklist. Meron ba yan, guys, doon sa ano nyo? Session plan? Nakita nyo yan? Yes, sir. Nakita po namin. Kasi nga po, kaya po may kasama yan doon sa session plan. Yan. Kasi sa book, kailangan po ganyan. Okay. Yan. Next. Sabi po ganyan. O, una-una. Yan. How to use muna. How to use the parts muna ng CPLM. O parts ng CPLM, yung nakita nyo kanina, front page, syempre cover page, front page, training guide on how to use the CPLM, list of competency, competency summary, learning outcome summary, learning experience, info sheet, self-check, task sheet, operational sheet, job sheet, and performance criteria checklist. So yung task sheet, operational sheet, or job sheet, it will depend kung anong gagamitin ninyo. So, explain to you later on po. Okay? So, ito po yung parts niya po. Okay? Then, balik ko lang pala. So, babalikan lang ako. Ayan, baka kasi magamit nyo. Kasi, explain nyo what is CPLM. Ayan. During your demonstration. At least, nakita ko sa inyo. Na, pwede mo mag-compete ko. Ayan. Ito part natin sa ibabaw. Ayan na. So, syempre, nandiyan po ba ang inyong ginagawa? Sige na nga, pagbibigyan ko na nga kayo. Okay, sige, buksan niyo po yung inyong PTS 1.4. Buksan na ba? Yes, sir. So, yes, sir. Format ninyo. Okay, okay, wala pang session plan. Sige, take down notes tayo. Pero kung gusto nyo lagyan, sige, lagyan nyo ulit. Lagyan nyo na. Ang problema. Okay, so una-una dyan, syempre, lalagyan ko muna dito sa kapila. Sure, just kapatan ba namin yung watermark dyan? Ah, syempre, hindi. Ay, saan? Lagyan ka ng gano'n. Ay, hindi ko pinalita mo. Hindi, okay lang, ma'am. Ikaw pala, pinalita mo yun sa'yo, di ba? Palitan mo na lahat. Saka lang, sabi nyo nung una, yung school ang ilalagay. Sige po, tayo po. So dito, yung logo po na school nyo, gandaan nyo naman. Kunyari, kukiri kayo, lagyan nyo na parang may nagluluto, tapos lagyan nyo ng logo nyo, ganon. So, gandaan natin kasi parang first page to ng inyong module. Okay? Then on the part of the sector, ito na naman yung sector, session plan, copy-paste lang, sector, qualification, unit of competency o yung qualification, ano ka ba, carpentry, caregiving, bread and pastry, cookery, yung ilalagay po dyan. Then, syempre, yung unit of competency, ano bang unit of competency ginamit mo doon sa session plan mo at sa module of instruction mo? So, ilalagay mo lang po dyan yung unit of competency. Okay? Then, syempre, yung module title with an ing. Tama po ba? Yes po. Sabi niya, sir, eh. Okay. For example, di ba? Ano ba yung name of ano? Name of Andrea? Ayun. Prepare appetizer. Tama? Yes unit, po.
competency. Ang module title mo is? Sagutin mo, ma'am, Andrea. Preparing appetizer. Yun, with the I-N-G. I-N-G. And syempre, ang institution nyo is your school. Copy? Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Next. Ay, wait lang po pala. Balik ko lang ang konti. O, ganun pa rin. Yung footer nyo po dyan, logo ng school nyo. Then, huwag nyo na po nga. Ito po, TBLM on. Huwag po trainer's methodology lagay nyo. Ang ilagay nyo po, syempre, yung qualification nyo. Pwede base re-NT2, book re-NT2. Yan. Then, sa ilalim po nyan, yung module title. O, ito po yan, ha, pinag-uusapan na natin is the footer. Ito sa ilalim. Then, date develop, o, July 2022. Then, date revise, syempre, wala pa. Revise by, wala pa din. O, syempre. Diba, wala pang revision. Then, document number, kung ano yung nilagay nyo po doon sa session plan nyo, yun na rin po ilagay nyo. Then, issue na yung school nyo. Then, revision is 00. Then, take down notes about the pages. Palitan nyo rin po yung pages kung ilan po yung aabutin. Clear po ba? Clear, yes, sir. Nakikita nyo ba to doon sa inyong mga format? Tsaka open po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Note muna tayo, note, para hindi tayo kasi sinasabayan nyo, tapos nahuhuli na kayo sa puso, mag wala na, nakalimutan na. Okay. So next po dyan sa format na binigay ko sa inyo, yung how to use the competency-based learning material. So dito, wala naman kayo masyado i-edit. Diba? Ang nakalagay na nga po sa inyo, teka, yan natin yung formatting ninyo. Nakalagay yung format. Ayun. Based po doon sa binigay ko po sa inyo, is... Wala papakita. So, naman. So, sa inyo, may nakalagay dyan, welcome to the module in, anong qualification ninyo po? Then, ano ba yung unit of competency? Pakilagay po. Then, ano ulit qualification ninyo? Then, yung module title with an ING. Clear po ba tayo sa paggawa nito? Yung naka-red lang po ang gagalawin. Clear po ba? Clear po. Ayun. So, then please po, yung nakapula, pag nagawan nyo na po, tanggalin nyo na po yung pula. So, may gawin nyo na po sa black. Okay, hanggat maaari po, pwede nyo naman po itong evolve. Yan, dito sa how to use the competency-based learning material. Okay? Sa pinakailalim na part po dyan, ang nakalagay po dyan module title. Ito sa ilalim na part. Nakikita nyo po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, ibig sabihin po nyan, kung meron ka pa pong kasunod na module title, ilagay nyo po dyan yung next module title. Okay? Yan po ba? O, example tayo dito kay TSS. Ang TSS, pangunan nyo pong ayun ginagawa ng iba, installing and configuring, right? Tama po ba TSS? Sino ba yung TSS dito? Kung patawag na ako. Ayun po, sir. O, yun. O, Arabilla. O, installing and configuring. Ano yung next mong core? Setup? Computer ba yun? O po, sir. Set up. Okay. Basta yung set up yung unan. Oh, so ang magiging ano po dyan sa pinakailalim, you need to complete this module before you perform the module on setting up computer. Ibig sabihin yung next core daw. Nakuha po yung point? Nakuha po ba? Let me know. Yes po. Sir, pa-uli. Okay na naman tayo. Yeah. Yes, sir, ma'am, kung saan na po yun? Explain po ulit. Okay, so ganito ma'am. Di ba po ang ginamit nyo rito is yung core na ginamit nyo? Ma'am Rosario, anong core mo? Teka sir, hindi ba akong nakalimutan? Teka sir, ha? Wait. Sige ma'am Andrea, anong core na ginamit mo? Sir, bali yung sa akin is preparing appetizers. Oh, yeah. That's the third, number 3. So should I put number 4 ba?
Doon po sa ilalim. Yung sa ilalim, yung next module title. Okay. Kasi yung next ko is preparing salad dressings. May ING din siya, sir, kasi module title. Okay. Got it, yes, sir. Ma'am. Tama po. Okay, sir. Yes, ma'am, taklibon. Okay na, sir. Nakuha ko na. Okay po. Oo, ito may tanong yan. Sir, paano po kami na ismaw? Walang kasunod. Pwede tanggalin nyo na po yung you must need to comply. Pati yung module title. Siyempre, wala ka na kasunod na ano eh. Na form. Right? Ayun. May tanong kaya yata, Yakub? 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 Medyo malabo, ma'am. Ano po ulit? Kasi yung sagot na po, kasi lang yung kami na pili ko, so tatanggalin ko na lang. Ah, kasi last call na yun sa'yo. Tama ba? Yes. Ano pa? Hindi ko marinig. Sir? Yan. Oh, yan. Malakas na, oh. Okay na, ma'am. Okay na po. Sige, sige. Go ahead. Okay na ng ano, na receive. Okay, next po. May tanong po kayo rito. O, yan, ma'am Yakub. O, ano? Master, sabi ko na sagot na po yung tanong. Kasi pang last yung core na napili ko. So, tatanggalin ko na lang po. Okay po. Thank you. Yes, po, ma'am. Okay po. May tanong pa po ba tayo rito, mga nagugulumihan dito sa part na to? How to use? Yan, wala? Okay tayo? Move on? Move on na. On next. In an activity 1.4, PBS Develop Activity 3. So, eto. Eto po, ayan. So, ito yung list of your competencies. Okay? Wherein sa list of competencies, lalagay nyo lang po lahat ng inyong core units of competency. Clear po ba? Kunyari, lima yung core mo. Lima rin po ilalagay nyo po dyan. So, saan po yung makikita, sir? Makikita nyo po ito on section 1. Yung mga pangalan ng unit of your competency. Okay? Lima po ito din na po, sir. Yes po, sa section 1 nyo makikita po yun. Okay, tama, di ba? May mga code dyan sa section 1. Ano meron ba? Na TR, na TR. Opo siya, kung ano. Okay. So, the point is po rito, once na nailagay nyo na lahat ng core unit of competency nyo, okay, so once po na nalagay nyo na lahat yung unit of competency nyo, kukopi nyo lang yun sa module title. O pagdating sa module title, ano ang idadagdag sa dulo ulit? ING po. ING, sir. Okay. So, ING lahat yung mga action word. Okay? Then, syempre, yung code po niyan is manggagaling under section 1 ng training regulation. So, ano-ano po ba to? Competency number, ito po yung competency na nilagay po under the TR. Then, unit of the competency, syempre yan yung unit of the basic common or core. Syempre doon tayo sa core part para ilalagay nyo po dyan. Then the module title is the action. Action form, yung may ING sa dulo. Diba? Then at the same time, yung tinatawag nating code. Eto lang po yan. Kung ano po yung unit of competency na napili nyo po, yun lang po yung inyong ibubold at i-a-italize. Okay? Hindi ko po ha, kung ano po yung unit of competency na ginagamit nyo po sa MOI, sa session plan, yung po lang ang naka-bold at naka-italize hanggang doon sa code niya. Clear po ba? The rest po is Bookman 12, pero hindi siya naka-bold. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Ma'am Andrea. Sir, basic, common, and core, lahat nilista? Hindi po, core lang po, dito.
Okay pa. Sir, iitali ko yun. Labing lang. Sorry, Ma'am Arabilla. Iitali ko. Yung pinaka nakuha niyo pong unit of competence. Apo. Well, tsaka naka iitali. Yes po. Next po, Sir Angeli po. Nangyari. Pero yung sa core ko, anim din po ang nilalagay doon, sir. Yes po. Ilan po bang nakalagay po niya sa, ano po? Anim po, sir. Sa drive. Ano nakalagay yata rito sa, hindi, dito sa format ko, lima. O, dagdaga mo ng isa para maging anim. Okay po, sir. Thank you. Okay po. O, ulitin ko po ha, yung qualification sa ibabaw, pakilagyan naman, lagi na lang kinakalimutan. O, nakalagay nga po dyan sa format ko sa inyo, core fill up, core with ING fill up, code from the TR. Ayan, ewan ko lang, maligo pa kayo dyan. Then next. So, next activity po tayo, the module content. Okay? So, the module content, ito yung page na nagre-reflect ng content and the skills discussed in the module, particularly stated in the unit description. Okay, so meaning po rito, naalala niyo po ba si FOI ninyo? Module of instruction ninyo? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Oh, so ito rin po yun, si module of instruction. Okay, at different lang nilang dalawa, pagdating dito sa module content, lahat po ng tinatawag po natin na learning outcome or the element, ilalagay nyo po rito. Or lang po sa core na napili ninyo. Okay? Makuha po ba? So, parang gayang-gaya lang yung sa MOI. Yes, sir. Yes, sir. Tama? O, ang pagkakaiba lang nila, pagdating ng assessment criteria, lahat po ng assessment criteria niya, ilalagay nyo po sa rito. Okay? Sir, kunyari po, sa element po, may lima. Yung lima rin po ilalagay ko. Yes. E parang po sa LO2 o sa element 2, may lima rin po yun. Lima rin po ilalagay ko. Yes. Magiging 6, 7, 8, 9, 10 na siya. E parang sa ano, element 3 ko, ito. O, di ba? E di, magiging 11 to 17 na siya. O, ganun. Kuha po ba? In short, lahat po ng performance criteria. Yes po, continuation lang yung numbering niya. Kuha po. Nakuha po ba? Yes, sir. Let me know. Ay, wala. Okay na. Oh, may tanong pa rito? Sa format na, sa form na to? All clear? All clear po ba? May question po. Hello, narinig pa po ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Okay, clear po ba? Baka may tanong pa po. Wala? Sir, yung learning outcomes po, wala nang ilalagay po. Oh. Sa learning outcomes. Opo. Ano ba yung formal ko? May nakalagay ba dyan learning outcome? Meron po, oh, sir. Wala lang po doon. Dapat dito na sa upon completion, you must be able to do po yan sa 1, 2, 3. O sa 1, okay. 2 na element kung ka maglalagay. Okay, okay, sir. Po, sir. Okay na po. Salamat okay, po. Salamat din po. Next po, baka may tanong pa. Sir, mamaya na lang yung tanong. Sige, sige. Next po tayo. So, once na tapos niyo po yung module content, eto na nga. Okay? So, eto po yung tinatawag po natin learning outcome summary. Okay? So, ngayon, ang tanong ko sa inyo, from your core, ilan yung LO ninyo, pili naman kayo ng isang LO. Kuha. Nakuha po ba? Nakikita po ba yung format ko? Yes, sir.